Hello everyone. Ayan, nagbabalik ako after ng aking operation. So today is 11. So 6 days na akong na-opera. Gusto ko lang ipaalam sa inyo kung ano ba talaga ang inopera sa akin at kung gaano ba 'to kahirap at kung gaano 'to kasakit. So papakita ko sa inyo yung actually, meron akong live before nang nasa ospital ako kasi wala akong magawa. As in, nabuburyo ako. Total, may internet naman. Kaya nakapag-live ako after my surgery. Actually, meron pa akong isa pa. Bali, dalawa yun. Yung isa is before surgery ko. Tapos, nung pangalawa, nung pagkatapos na na-surgery na ako, kumakain na ako ng light food yun. Napakahirap. Sobrang hirap. Actually, ang aking inopera, pinaopera ay ang aking bukol sa may tabi ng aking puwet. So, hindi na ako mahihiyang sabihin sa inyo. Ang aking pinaopera is bukol sa tabi, mismong tabi ng aking puwet. Siguro mga, ang difference lang is half inch or one inch, mga ganyan. Ito yata yung 1 inch yan. So, ito yung aking puwet. Tapos, ang bukol is nandito. Actually, ang laki-laki na niya. Tiniis ko to ng 9 months. Inalagaan ko talaga siya. Hindi ko siya pinapaya. Inalagaan talaga. And, dapat, pinaopera ko na to noon pa. Before na nagbakasyon ako, meron na ako nito. So, parang gamunggo lang ang laki niya. Pero hindi ko siya, parang pinabayaan ko talaga siya na dun ka lang, dyan ka lang. Hindi kita tatanggalin yung mga times na ganon. And ang kamalian ko lang talaga, mga kaanghel, is hindi ko siya pinoopera that time na nandun pa ako sa before work ko. Pinoopera ko siya itong bago ko ng work. So, ang tagal ng pinagtiisan ko. So, 9 months ko siyang tiniis. And hindi ko din akalain na ganun yung mangyayari na the point na dumating na siya sa pananakit. So, sobrang sakit na siya, sobrang hirot. At saka, kada ka pa ako sa kanya, ang laki na pala. Sobrang laki na pala ng bukol niya. Nung nagbakasyon ako, is parang gamunggo lang ang laki niya. So, ang bilis niyang lumaki. And ang tawag nga diyan sa ano na yan, sa sakit na to ay sa perianal abscess or fissure. Yon, fistula sa Tagalog. And nung ako ngay inopera, hindi talaga siya tinanggal pa. Actually ngayon mismo habang umaandar ang kasi kailangan ko magantay ng 6 weeks after my second operation. So, nandito lang siya. At ang ginawa lang sa kanya is, nilagyan siya ng Seton. So, ang Seton daw ay makakapag-drain dun sa abscess. Ang abscess ay isang nana sa Tagalog ang abscess. Ang fissure ay bukol. So, that time, hindi alam ng, ang alam ng doktor is perianal abscess ang aking sakit. Pero na ano niya, nung inoperahan na ako na wala daw lumabas na abscess or nana sa aking fissure. So ang ginawa, nilagyan ng Seton para dun sa Seton daw, dun magdi-drain yung abscess, yung nana. So ang nangyari, ang ginawa lang na procedure sa akin, tinusok yung balat ko, yung skin, tinusok hanggang doon sa fissure, sa bukol. Doon. Tinusok ng ganun, trinak niya. Inalam niya kung hanggang saan yung bukol. Actually, ang bukol ko, simula nung nag-start akong, may video ako dito na nag-start akong magpa-ultrasound. After nun, that day, ultrasound and laboratory. So, after 2 days, nag-antay ako of approval for my MRI kasi nung ako'y in-ultrasound, na-trace na 3.5 cm na yung laki niya.
And that time, sabi sa akin, napakadelikado daw nung part na yon, kaya kailangan akong sumailalim sa MRI. And after 2 days, na-aprubahan nga yung aking MRI. And after my work, dumiretso ako sa ospital para magpa-MRI. Ang MRI is 45 minutes plus 8 minutes na pag-i-stay mo. Makakarinig ka ng iba't ibang klase ng tunog. First time po kasing MRI. And nakarinig ako ng maraming tunog. Tulad ng ting-ting, plang-plang. Marami, as in, parang akong nasa nag-a-alarm. Parang nasa every morning nag-a-alarm. Iba't ibang klase ng tunog. So ang at the end ng MRI is yung parang binabaril, yung patatatatatatat, ganun yung maririnig mo. Kasi pag mag-MRI ka, meron kang headset na naka-ano sa iyong tenga. Tapos nandun ka lang, huwag kang gagalaw. Kasi pag gagalaw ka, lalong matatagalan yung pag-trace ng ano. So na-trace nga na it's difficult nga ang aking sitwasyon. So hindi basta-basta pwedeng tanggalin lang ng ganun-ganun. Kailangan na sumailalim ako sa Seton procedure. Ang Seton procedure nga, yun nga yung magdi-drain sa abscess. Yun yung magta-track. Itatrack niya kung hanggang saan yung bukol. And meron siya nakalawit sa ilalim na tali. Yun yung Seton. So, araw-araw na ginawa ng Diyos, bumababayan siya sa pagdudumi. Kasi naka-ano yan siya sa mismong puwete. Naka-connect. So, ito yung puwet mo, puwet ko. Nandun yung Seton, trinak niya yung pinakabukol, and yung nandito yung bukol nga, nandun yung tusok. So, tinali doon. So, ganun. Ayan, makikita nyo naman. And yun nga, trinak niya, so araw-araw daw yun, sabi ng doktor, bumababa daw yun. So kasi ang bukol ko, inabot na niya yung third layer ng skin. So meron pala tayong fourth layer ng skin, so 1, 2, 3, inabot na niya doon yung bukol, kaya kailangan na siyang itrack at lagyan ng Seton. Yun. Seton procedure ang tawag doon. So, kung meron kayong gustong malaman sa iba pang mga ano, pwede niyo siyang i-search sa YouTube. May mga doktor diyan na nagpakita or ng actual procedure kung paano kinabit yung Seton. Pero ang itsura talaga niya is ganito. And napakasakit nitong ano. Actually naka-live ako ng excuse me, naka-live ako ng 2 weeks. And ito nga, 6 or 7 days ko na, so nakakaupo-upo na ako, pero nandun pa rin yung kirot. And continuous pa rin ang medicine sa aking nararamdaman. Ang pinakamasakit na ito, yung every morning nagigising ka talaga ng 5 or 4:30 gawa ng sobrang kirot niya. So, ang ginagawa ko kasi pag sobrang kirot, nag-hot seat ako. Umuupo ako sa mainit, maligamgam na tubig. As in, medyo mainit pa nga eh. Yung basta kaya lang ng aking balat. And doon naiibsan yung sakit. And after that, 15 minutes kong ginagawa yon. Pero sa sobrang tagal kasi, minsan din ako umabot ng 15 minutes. Siguro mga 10 minutes lang, ganyan. Basta mawala lang yung sakit. And after that, pinupunasan ko siya ng tuyong tissue and nilalagyan ko siya ng cream. Yung cream na nilalagay ko is nagpapatanggal ng sakit at may cooling effect na ano. So, mapipress ko at marirelax yung aking sugat. And after 6 weeks nga, tatanggalin na tong Seton and yung bukol, yung fissure na ibaba na, nasa baba na. Hindi na siya nakadikit. Actually, kaya lang ginamit talaga ng Seton dahil sa sobrang tik ng pagkakadikit ng bukol dun sa pangatlong layer ng aking skin. Kaya hindi basta-basta ganun tanggalin. And ito nga, after 6 weeks, tatanggalin na yung aking Seton kasama na nung bukol. So, yung bukol na ibaba na, wala na
siya, hindi na siya madikit dun sa third layer, kaya pwede na siyang tanggalin ng buo. Yun. Maraming procedure na pwedeng gawin sa pagpapatanggal ng perianal abscess. May iba dun, sobrang dami ng, excuse me lang sa mga kumakain, and yun nga, sobrang dami ng abscess na nilalabas tsaka mga dugo. And sa akin kasi, sabi ng doktor, this is the difficult case that I see. Sabi niya ganon. Very difficult, very big truck, sabi niya ganon. Cannot remove easily, sabi niya ganon. It stick on your skin, on the third layer of your skin. Kasi ibang lahi yung doktor, Arabic yata yun. And lalaki siya. And nahihiya man akong magpa-doktor sa kanya is wala na talaga akong magagawa dahil kagustuhan ko na talagang alisin to. And ang kamalian ko nga, dapat pinaalis ko na siya noon pa, nung nagtrabaho pa ako sa other work ko, sa first work ko, 4 na taon akong nagtrabaho doon. And ewan ko ba, hindi na sumagi sa isip ko na ipaalis yun that time. Nakaramdam lang kasi talaga ako ng sobrang sakit nung ako'y naghanap na ng trabaho, nag-walk-in ako, diba? Diba 2 months nga akong walang work and nag-walk-in ako. And that time na nag-walk-in ako, na-stress siguro yung bukol ko, kaya sumakit ng sumakit. So sabi ko, pag nagkaroon na ako ng panibagong work, papatanggal ko na talaga siya. So that time na dumating yung aking insurance, dun ko siya pinagamot. Dun ko siya, dun na ako nag-direct sa doktor na ano, na may bukol nga ako, ganyan-ganyan. And sabi niya nga, kailangan na nga ang surgery. And ayan, maraming salamat sa mga sumubaybay sa aking vlog. And eto pa rin, patuloy pa rin ang buhay. After 1 week na lang, papasok na ako. And nag-start na nga akong maglakad-lakad. Although mabagal yung paglalakad ko, okay lang naman. And yun nga, hindi pwedeng mapuwersa, hindi pwedeng magbuhat ng mabibigat na bagay. And see you soon sa after 6 week ng aking second operation. Magbablog pa rin ako noon. And gusto ko rin makita or ma-feel na wala na talaga yung bukol sa aking pisngi ng aking puwet yon. And thank you so much for watching my vlog. And sa mga may gantong sakit, payo ko lang sa inyo, habang maliit pa, pa-check nyo na siya. Kasi huwag nyo siyang alagaan. Huwag nyo siyang alagaan na gaya ng ginawa ko, inalagaan ko siya ng 9 months. Kaya ito, nagpapakahirap ako. Akala ko ganun lang kadali na kapag pumunta ako ng doktor, isi-surgery, aalisin, tapos na. Hindi pala. May case pala na napakahirap tanggalin ng bukol. And may case na din na nakatik na talaga siya dun sa third layer. At ito nga yung procedure na ginawa sa akin, nilagyan ng Seton. And payo ko lang sa mga may gantong sakit. Kasi siguro mga 50% or 60% may gantong case ng sakit. Actually, hindi naman daw to nakukuha sa pagkain. Sabi ni Doc, hindi daw man to nakukuha sa pagkain. Parang kusa lang daw tong lumalabas. Kusa lang daw to nagkakaroon ng ganito, parang appendix, parang colon cancer. Bigla ka na lang magkakaroon. Pero natitrace ko or I think sa pagkain din, nakukuha din to sa pagkain. So iwas-iwas lang tayo sa mga isaw, yung mga ganyan, yung mga matitigas na karne ng baka and karne ng manok. So more on vegetable lang tayo and more on fish yan, seafood yan. Makakatulong kasi yon para yung ating pagdumi is light lang, so hindi tayo nahihirapang umire. Kasi that time na umiire tayo, that time na nag-struggle yung bukol, that time na sumasakit. Kaya
iwas-iwas din sa mga ano, wag nating abusuhin ang ating katawan. Alam ko napakasarap kumain. And yun nga, more on fruits lang and vegetable and fish and milk yan and egg. Yun yung mga more on fiber katulad ng papaya, pinya, ganyan. Actually, yun talaga yung aking ginagawa sa ngayon kasi yung aking pagdumi kailangan light lang. Gawa ng yung Seton ay nakakonek sa aking puwet hanggang dun sa bukol. Nakaganon yung lubid, parang lubid yun yung Seton nga. Nakaganon, nakatrack siya dun sa mismong bilog para unti-unti siyang bumaba. And para pag na-opera siya after 6 weeks, madali na nilang tatanggalin yung bukol. Hindi na siya nakadikit dun sa aking third layer ng balat. And yun lang, dito na nagtatapos ang aking video. Maraming maraming salamat sa pag-suporta, pag-subaybay sa aking mga vlog. And kung meron kayong mga katanungan, just comment lang below. And sabi ko nga, kung meron kayong ganitong sakit, huwag niyong indahin, huwag niyong tiisin. Pa-check niyo na agad para ma-trace kung one-time surgery lang siya or two-time surgery. Kasi napakahirap mag two-time surgery. So, itong Seton na to, 6 weeks ko siyang dadalin. Kaya, good luck na lang sa akin. Habang nagtatrabaho siguro ako after 6 weeks, it's napaka-difficult na on my work is daladala ko nga itong Seton na to. And yun nga, syempre nakakailang kasi nakalawit yung parang lubid, so nakakakiliti minsan makate, yun yung mga mapipil, and minsan mahapde at minsan makirot. So kung meron kayong mga gantong cases, pa-opera nyo na, pa-check up nyo, general surgery check up, yun, dun kayo magpunta. Marami naman dyan, and gusto ko lang ipaalam sa inyo, nandito ako sa Abu Dhabi, ha? And libre ang aking operasyon. Gawa yun ng aking insurance sa aking company. So, yun yung pinakamaganda kapag nasa ibang bansa ka, lalo na sa Canada. So, wala kang babayaran na ano. Siguro yung mga excess medicine lang na pag na-discharge ka na, yun yung kailangan mong bilhin. Kaya katulad nung binili kong 150 dirhams na medicine para sa ano, sa bukol, sa pagkirot. And pag nasa Pilipinas ka siguro, hindi ko lang alam, hindi ko matantya kung magkano yung pagpapa-opera. Anyways, thank you so much for watching my vlog. Bye.